Maayaw ang hapon sa inyo na tanan. Ayun lang po ang aking desire. Okay. I tried hard to treat the desire because it's good to talk the diet. Ako po ay taga Batangas. Ay Batangueño. Born and raised. Pero doon po ako nag-aral sa Canada. Doon po ako nagpari. Doon din ako na-ordain. Kasi po 1990s, nag-migrate ang family namin sa Canada. But bago po ako nagpari, I was a chemical engineer. I worked in an oil company. So nagtataka kayo, ngayon ako'y pari, I am a healing priest. Binigyan po ako ng God ng gift ng healing. Bata pa po ako noon, hindi pa po ako pari. Pero hindi ko po agad natanggap ang gift na ito. It took a while. 20 years bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin ito. Kung alam mo dahilan, siguro natatakot ako or my mind is into science. My mind is into mathematics, physics, chemistry. Probably the reason why God cannot enter. Until something happened. Nung ako po ay nasa, hindi ko makakalimutan ang nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko po sa kanila at tatay ko, ako ay magpapari. Nashock po sila. Kasi I was earning a lot as an engineer sa oil company. Sabi niya, pumunta ka muna sa psychiatrist. Baka nasisiraan ka ng ulo. Si pumunta naman po ako, ako po ay masunuring bata. I went to the psychiatrist to examine my brain. Probably, I'm crazy why I have to give up the profession and be a priest. Pagkatapos ko po examinin, sabi po ng doktor, you're normal, there's nothing wrong with your brain. So you can go back to your parents. So pumunta na po ako sa nanay ko, sabi ko, Nay, good news. Wala pa lang problema ang brain ko. Normal ako. Sabi po ng doktor, kailangan mo ang magpa-psychiatrist. Hindi mo siya pumunta. Anyway, napakarami na yung records ng healing ang nangyari na hindi ko na ito kayang patanggihan pa. Patay, nabuhay, parang records sa Canada, dito sa Pilipinas, sa Rome, na pinray ko po nabuhay. Hindi naman lahat. Siguro mga 2-3 cases dahil mo yun. Mga bulat, may cancer, dingi. Yung lahat na nakarinig natin na mabasa sa Bible. Dahil biblikan naman po ito, sabi sa Biblia, for those who have faith, you can even do greater things. Malaki po ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin. Pananampalataya kay Jesus. But it's clear to me, malinaw po ito, that I am also a human being. I am not different with you. Meaning, hindi po talaga ako ito. Ginagamit lamang po ako ng Diyos. I will never forget na ang pakiusap ko sa Diyos, sabi ko, Jesus, kung gagamitin mo ako as a healer, please make me a normal person. Ayaw po maging weird ako. So yun lang po ang aking buhay for the past 16 years. Ngayon po, after 10 years of serving in Canada, nagpalipat na ako sa Pilipinas. Sabi ko, I think this gift as a Filipino belongs to the Filipinos. Pumunta na po dito sa Pilipinas. Dito ko po ginagamit ang gift na ito. Even though 6 months a year, I'm traveling all over the world to
darating ko lamang po galing Canada, Russia, Scandinavian countries, tapos next week, next month, nasa America na po. It's interesting. Pero, na parami po akong natutunan bilang healer na gusto kong i-share sa inyo, lalo-lalo na sa mga may sakit at wala pang sakit. I hope you realize that life is precious. Napakahalaga ng buhay. Napakahalaga ng oras. Time is sacred. Huwag po natin sayangin ito. Please don't waste it. Ang nakakalungkot po kasi marami tayong nasasayang ng oras because we are entertaining in dreams. Nagbibig po tayo sa intriga at chismis. Kadalasan po sa atin, tayo po ay mga pakialamera sa buhay ng may buhay. We are not contented to the problems that we are having. We are sometimes very much interested sa problema ng iba. Kaya kung hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na peace of mind, nakakahaba po ng buhay ang taong may peace of mind at walang masyadong problema. Tuturuan po kayo kung ano ang gagawin sa problema. Ang mahal na Birhen, Remedios, Immaculate Conception, may imahiya, there is an image of the Blessed Virgin Mary crushing the head of the serpent. Yung ahas, tinapaka niya. Serpent is the symbol of suffering. Dahil sa ahas, sa tukso, ang tao na durusa. Kaya po mga kapatid, dahil sa nagdurusa ang tao, hindi po maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Hindi po madali ang pagbuhay. Kaya po ang gagawin natin sa problema, sa pagsubok, ilalagayan sa paa, tatapakan. Hindi po ang problema ilalagay sa ulo dahil kayo ay manloloko. Si Mama Mary, inilagay ang ahas sa paa. Kaya po siya ay tinatawag na pinagpala. Kung inilagay po niya ang problema, ang ahas sa ulo, siya po ay magiging medusa. Kaya po nagdurusa. Lahat ng tao na ang problema ay nilalagay sa ulo, nagdurusa. Paano sila nagdurusa? Nalilito. Hindi makatulog. Rito. Problems should be placed under our feet so that that will become our strength. Meaning to say, huwag mo ilalagay sa ulo ang anumang pagsubok sa buhay mo. Gagamitin mo ito para maging sandata, para kayo maging marunong at magibay na tao. Sa akin pong pagiging, napag-alaman ko po na ang tao kailangan maging masaya para humabang ang buhay. Kaya po ang ginawa ko, ako ay nagdadala ng cellphone, inuunan ko ng picture ang na-attend ng isa. Pag hindi masaya, ina-upload ko at sinasabi ko, Lord, kunin mo na siya. Ito po ay ayon sa study dahil the best gift we can give to ourselves is happiness. Ipinanalo ko sa Diyos na tutulungan ko ang tao sa liksikin kung paano mabuhay ng masaya. Mga kapatid, ito po ang isa sa mga sikreto para maging masaya ka. Huwag kang umasa sa iba kahit sa anak at kamag-anak mo. Lalo-lalo
excited. Peace of mind is a gift to oneself. You can give it to yourself only if you do not expect anything from anybody. Meaning to say, kung tutulong ka, dapat lasak sa puso mo at hindi ka aasa sa iba. Si Jesus, sa napakaganda po ng pagbasa ngayon, lalong-lalo na ang ikalawang pagbasa. Yung pong ikalawang pagbasa, ang tinatawag na summary and autobiography. My dear sisters and brothers, do not grieve the Holy Spirit with which you seal for the day of redemption. Meaning, huwag daw natin palungkutin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ng Diyos ang magpapasaya sa atin. Ang sabi dito ay ito. Ang Espiritu Santo ay nagiging malungkot kapag mayroon ito. Bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you along and all the malice. Kailangan po, kung gusto nyo maging masaya, huwag kayong laging nagagalit. Ito po hindi ako nasalita. Ang Biblia. Ano pa? Huwag kang laging sumisigaw. Tapos magkakatakabate, wala lang ang boses. Sigaw ka lang, sigaw. Huwag kang laging nakikipag-away. Ito. All bitterness must be removed. Lahat ng sama ng loob. Kailangan alisin. Wala pong masama na humaba na magdasal kayo, na humaba ang buhay ninyo. Dapat lamang talaga humaba ang buhay natin. Dahil pag tayo po'y namatay, pag kayo'y namatay agad, sayang ang mga alakas nyo. Iba ang gagamit. No, totoo yan. So, kung talagang mahal mo ang sarili mo, ito po ay turo ng Diyos. Do you really care about Do you really love yourself? Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Kung mahal mo ang sarili mo, you better find ways to be happy. Dapat isipin mo ang anong paraan para maging masaya ka. Bakit hindi naging masaya ang isang tao na nabibigay ng sakit sa kanya? Number one, masama ang ugali mo. Kailanman hindi magiging masaya ang tao masama ang ugali dahil maraming naaway. Kaya inilong ko sa Diyos, Panginoon, paano mo po aking kilala ang masasama mong dalay? Sabi ng Panginoon, tuturo ko sa iyo, tingnan mo ang ilay nila. So pagka po ako nag-pray over, at tinitingnan mo ang ilay. Ang ilay nito mo ay ito. Pagka ang ilay nagsalpong na ang sabi ng Diyos, ito ang idasal mo sa Kanya, Lord. Kunin mo na siya. Kaya mamaya, magpapag-pray over ako dito, no? Binabalaan ko na kayo. Kailangan ngayon pala, humingi na tayo ng tulong sa Diyos na baguhin ang kilay ninyo. Alam nyo, may kasabihan na ang ating mukha, ang salamin, ng ating kaluluwa. Hindi po kailanman pwedeng magsinungaling ang katawan natin. Dito po nakikita ang lahat lumalabas. May nagtanong po sa akin ay ito, Father, eh ikaw naman, ano ang sikreto mo? Bakit masaya ka? Sabi ko, tuturo ko sa inyo ang sikreto mo, kaya ako masaya. Number one, wala ako biyanan. Wala. I have no mother-in-law. Pero naman po sa mga may mother-in-law, may mga in-laws na gusto rin maging masaya, please be kind to them. Yun po ang sabi dito sa Biblia.
Be kind to one another, compassionate, forgiving to one another, as God has forgiven you. Hindi po ako ang may sabi nun. Nakokompromise ang ating kaligayahan sa buhay kung may kaaway tayo at hindi natin nakasundo ang tao lagi natin kakabay. Nakakabalas mo pagka ang katabi mo, hindi mo kasundo para kang nasa impyerno. So kailangan pag-aralan yung pagbuti kung paano ang kalagi mong katabi. Ay, masaya kayong nagsasama. Pagkakalagi kayong magkatabi tapos lagi kayong nag-aaway, parang may mga siraan puno. Malas. Tapos magtataka kayo, bakit hindi mo nga natapuhay natin? Paano nga natapuhay nyo, away yung nang-away? Imposible pumasok ang grasya ng Diyos sa isang mag-asawa o pamilya laging nagkakulo. Yan po ay rule of life, hindi po natin pwede ibangunin yan. This is already the rule of life. Ito ay ang sinabi sa pagbasa ng Levitico 4:28 ito. All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you along with all malice. Wow! Sa Bisaya, hindi ko alam yun. Pero sa English, alam na kung narinig na lang sa second reading, halika nga kayo kung ang Bisayaan natin. Pabot nga ng second reading. Ano? Maganda ito eh. Tapos ang sabi naman dito, be kind. Ang dapat natin gawin kung gusto natin maging masaya, be kind with one another, compassionate, forgiving. Ito ang sabi sa Biblia. Pumapasok mo ko ng elevator, ang mga tao doon, pag nahuli
ikaw ang sasabi niya, ikaw muna. Pinakukuna nila ang nahuhuli. Hindi po dito siksikan, parang laging mauunaman. Go ahead. Yun ang first word na sinasabi nila, go ahead. At dito sa atin, ako na ako sa'yo. Hindi ko po pasisig dahil it's somehow a culture, parang ginawa na natin tama, tinanggap na natin ito, pero alam natin, hindi maganda. Tapos tinanong ko yung isang kaibigan ko, bakit ito ang ikinoconsider na pinakamasayang bansa sa buong mundo, the best place to live? Yung isa po ang sagot nila, we help each other. We help each other. Hindi ba kayo nagtatanong? Ayun mga anak nyo, tinuturuan nyo yan. Lahat tayo, tinuturuan ang mga magulang natin. Magmamahalan kayo. Magtutulungan kayo. Bakit nung nagkaroon na ng asawa, parehang pamilya, nawala na ang itinuro? Kanya-kanya na. Nag-iimitan. Kapatid mo! Hindi ka tutulungan. Nagtatago. Pag ikaw na may kailangan. But there is something I'm really questioning myself. Why is it like this? And I find the answer. Alam niyo ang answer ko? Hindi po na ituro sa atin na mahalin ang iba kung lamang ang pamilya natin. Because our hearts have this potential and capacity to love more. Pero inilimit lamang natin sa atin. Kaya kung inilimit, lumiit. Hinuinextend, marunong mo ang Diyos. God sees it all. Tinanong mo rin ang Diyos. Sabi ko, God, have you answered prayers? Ang sabi ng Diyos ito, I answered the prayers according to one's desire. One's heart desire. Kung ano ang itinatasal nila na binibigay sa inyo. Kung ang puso mo, ang laman lagi ay para sa sarili mo, yun ang ibibigay ng Diyos. Kung ang pinagdadasal mo para sa anak mo, yun ang ibibigay ng Diyos. Hanggang doon lamang. You get my point? Hanggang doon lamang ang ibibigay ng Diyos sa hinihiling natin. Pwede ba? Because God is so generous. God is so magnanimous. Ang laki-laki ng Diyos. Ang dami-dami niyang ibibigay. Pero hindi ibigay-bigay dahil hindi mo hinihingi. Ang hinihingi mo lamang ay para sa anak mo. Kaya ang ibibigay sa'yo ay sa anak mo lang. Hindi ka lang makakatulong sa iba. Subukan niyo magdasal para makatulong sa iba. Ang daming ibibigay niya. Yun po ang napatunayan ko kung bakit tayo nagkakagalito. We're very selfish. We're very self-centered. Yun ang ibigay ng Diyos. Para na sa iyo. Pero humingi. Dahil God is so big. Kasi nanginginayang po ako. Lalo-lalo na po tayo mga taga-Cebu. Kayong mga taga-Cebu, you are extremely religious. Kailangan lang palakasin, palakihin ang puso para tumulong sa iba. Huwag po kayong pagtatago ng pagkain. Yan po ang ating napatunayan kung bakit maraming may sakit na diabetes. Nagtatago ng pagkain. Alam mo ba ang masakit ng tao? Diabetes, arthritis, high blood. Mataas ang
Ang ibig sabihin, sobra, 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 hindi ka namibigay. Pinakain mo lahat. Pagkakain mo, ipinalago mo pa sa rep, tapos susulatan mo pa, walang nakain ito. Alam mo yung iba, nakakalungkot, may susi ang reprint every year. Alam mo, kita yan ang Diyos. Nakakalungkot yan. You know how painful it is? Yun ang sabi ng first reading, it's really grieve the Holy Spirit. Lungkot na lungkot ang Espiritu Santo. Kung bakit tayo may ugaling ganito, simpa naman ang simpa. Lagi naman nasa simpahan. At in ang sipsip sila sa panay. Kaya naman ang pare, lahat high blood, malalaki ang kan, lahat pinakakain ng kung ano-ano. At ako maawawa kayo sa pare. Hindi niya po kailangan ng pare ang napakaraming pagkain, ang dami na papakain dyan. Dito po sa Cebu, kababata ng pare na mamatay sa high blood. Kaya po ako bago pumunta dito, ako'y nag-tennis muna. Ako po'y naglalaro ng tennis araw-araw para makakain. Dahil sobra ang ipinapakain sa aking kari. Sa lahat ng pumunta ko, may isang lechon. Sabi ko, oh, mamatay ako. Ay gusto ko palang ang lechon ng Cebu. Simula ko palang pumunta ng Cebu, I love lechon. Alam niyo, pasensya na kayo. Dahil po, nung ako po'y nag-healing, may na-develop sa aking pagkatao. Yung po ay ang ating sense of humor. Kasi po, ang aking po mga ipinipray over sa simbahan, kung hindi may sakit, mamamatay na. Diyos ko, ay kung ako'y mag-o-homing pa ng ganito pa lang ganito, ako'y serious, baka hindi natuluyan, ako pa masisi. Ay, hindi ginawa ko na lang, nagpatawa na lang ako. Bakit? Laughter is the best medicine. Tandaan niyo yan. Pag hindi mo kayo tumawa sa isang araw, may problema kayo sa utak. Tandaan niyo yan. Hindi mo healthy. Tanungin niyo natin yung sarili, hindi ako masaya matapos ibigay ni Jesus lahat. Ibinigay ni Jesus, kapagbasa ngayon ang tinatay, yung Eucharist, binigay tayo ng Espiritu Santo, binigyan tayo ng lahat ng sacraments, may devotion tayo sa Santo Niño. Ano pa ang kulang? Alam mo po ang kulang sa atin? Kagandahan ang kulang. Please, kayo po lahat, tayo lahat na nagdarasal. Ang sabi sa Biblia, pwera, huwag kang madamo. Huwag kayong madamo. Please, alam ng Diyos. Kaya nga po ako nagpapasalamat. Sabi ko, salamat po Panginoon. Wala po akong asawa. Kasi kung nagkasawa ako, madamo. Nami nagtanong sa akin, Father, paano ko malalaman na dapat ang asawa ko? Ay, madaling malaman. Mukhang pera. Pag kaya na igalit, pag tumulong sa kamag-anak, ay sa nanay mo, sa katay mo galit, ang asawa mo, naku po, nagkaasawa ka ng masamang ugali. Ang consolation ko na lang, pag namatay ka, diretso ka na sa laki. Dahil ang impyerno, naramdaman mo na sa lupa. Alam mo,
Lahat po tayo may kahinaan. Lahat tayo pwedeng magbago, lalo-lalo na habang may buhay. Kaya na po, ako, pagka po ay nag-imisa, ako po ay pinipilit kong mangaral ng ganito. Dahil walang magsasabi sa inyo nito, yung inyo pong Paris Priest, napakabae. Pagka niyo sinabihan niya, baka hindi na kayo magbigay ng koleksyon. Ay nagpapakawa pa na ba ng simbahan? Ay ako, hindi po magkailangan na. No. Kaya ako, sinasabi ko na, yung mga kabuti sa inyo, kahit hindi niyo magbigay ng koleksyon, problema niya na yun. Ay si Father, nahihiya. Baka hindi maitapos itong single na ito. Kaya ang sinasabi ni Father, ang babaeng ninyo, magmahalan tayo. Hindi niya masabi sa akin ng mga dapat i-input. Ang dami natin dapat i-input sa sarili. Yan po ang pagiging spiritual na tao. Ang pagiging spiritual na tao ay marunong tayong makipagkapwa-tao. Marunong tayong magmahal, marunong tayong magpatawad, hindi tayo na tatanim ng galit. At ito pa, kadalasan ang aking ipinagtataka sa ating pong simbahan. Ito po, simula na ako ay dumating. Sabi ko, Panginoon, bakit naman po kung sino pa itong simba na nasimba? Sila pa naman po ang mga numero unong chismosa. Ako din po ay nagtataka. Hindi po natin dapat pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Huwag na tayong bumayad na sina, buhay abunda na, buhay ng may buhay. Kumikita sila ng malaki doon. Mayroon tayo, walang kita doon. Magdasal tayo, mag-isip. Kung gusto nyo gumanda ang buhay ninyo, ito po ang masasabi ko sa inyo. Magpahain kayo na may hira. And then, ang Diyos na katuhon. Pagbalito, sisihin niyo ako kung hindi na hindi gumanda ang buhay. Yun po ang turo ng Diyos. Hindi ko turo. Magpagkain kayo. Alam ko napakaraming sobra-sobra ang pagkain. Yung pong mga refrigerator ay may susi. Alam ko kung sino. Nakatatak po yan sa noo nyo. Ay, susi ang refrigerator nito. Please, it's not very Christian. Huwag mo kayong matakot na kayo ay maubusan ng pagkain. Please, huwag. Malungkot kayo kung kayo'y nagugulungan ng pagkain. Alam nyo kung alam nyo lang ang sikreto ng langit. Kaya po ang pagbasa na yun is all about food, it's all about bread, it's all about manna, bread from heaven. Meaning to say, God will not stop sending you food if you know how to feed. But if you are afraid, if you lack your refrigerator, I'm telling you, alam yan ng Diyos, napakasama ng ugali ng tao. Hindi ka ba kinangilabo sa inyong sarili? At isipin nyo rin, bakit kaya nagkaroon ka ng ganyang klaseng pag-iisip? If we believe God will provide, where is our faith? Huwag po tayong matakot. Yan po ay nasa pagbasa ngayon. Be kind with one another. Be compassionate.
Kasi ang pinakamasakit na nangyayari sa atin, pinapalungkot natin ang Espiritu Santo. Kaya maraming sakit ang tao. Napakaraming sakit. Tandaan niyo ito. Money has no value until it's spent. All the things you bought has no value until you use. May assignment po ako sa inyo. Pag-uwi niyo ng bahay, yung inyong pong mga pinggan na naka-display, mga kutsara na nakatako, kutsarita, yung lasa, yung baso, gawitin nyo na. Baka lumindol. Baka. Oo. Bakit kayo natitiis? Alam mo, kadalasan natitiis dito sa mga tasa na pasag na. May hiwa at baso. Natitiis dito sa kustyaga ng plastic. Nagkakapotol-potol. Sino pala gawitin nyo ng mga nabili nyo? The reason why we are not generous and giving to others, because we deprive ourselves. We don't feel good about ourselves. We cannot give and share what we never receive. We can only give and share what we receive. If we feel good about ourselves, it's very easy for us to help and give to others. Mas madali po tumulong at magbigay ang mga tao, maganda ang pakiramdam sa buhay. Kadalasan po sa atin, hindi na din. Kaya bakit kami hindi ako nagigira? Ako nga, nagigitiis. Ang pagsimula na namin sa atin sa inyo, huwag mong gamitin ang pinggan, i-display mo. Aba, baka natuluin doon, basta lahat na diyan pa. Sabi ko sa Africa, ito po ay napakagandang kasabihan sa Africa. If you do not give and use what God has given you to help the poor and yourself, time will come, Satan will come and use it. Totoo po ito. Pag hindi po natin ginamit at ginamit at ipinamigay, pinahagi at pinagay sa atin ng Diyos, darating sa Satanas, in different ways and forms, sickness, ubos niya. Maglalakaw, ubos niya. Napakalaking issue sa simbahan nito, sa Catholic Church, sa Amerika, at sa Europa. I hope the Catholic Church is now learning. Napakadaming pera ng simbahan. Yun po ang ginagamit ngayon. Maraming dioceses na napamukrak dahil sa molestation ng mga pare at religious. Billion-billion. Alam niyo ba kung saan ipinay case? Yung lawsuits sa asset ng diocese at religious community. Wow! It is so true. Hindi natin ng simbahan ang pera para itulong sa mahihirap. Kaya ang ginawa pa ng jumbo, nag-create ng mga grupo ng lawyer. At ang lawyer nag-fabricate ng mga lawsuits by billions. Isang kaso, billions, bankrupt ang maraming dioceses. Yan po ay magandang ehemplo tulad ng sinabi ko. Ang ibig ko pong sabihin, tayong lahat, enjoy life while you can. Please do not deprive yourself. Anong pinag-iipunan mo? Enjoy life. The best therapy
tayo na mamatay agad. Totoo po yan. Yung mga nagre-retire sa the teacher, the nurse, doctor, yung nagkaka-cancer sila. It's so unfortunate. After that, years of hard work, hindi na nila na-enjoy ang kanilang buhay. Bakit? Tumulong na lang at tumulong sa kanilang kapangalanan. Wala po sa Biblia yan. Pag-aralin mo ang iyong pamangkin, pag-aralin mo ang anak-anak ng iyong anak, ang kapatid ng iyong anak. Wala po yan sa Biblia. What I'm saying here is, please be kind to yourself. Do not deprive yourself. And that's the healthiest attitude. Kaya po ako nag-preach at sinasabi ko na ito dahil ako po'y naaawa. May sakit na nga, problemado pa. Kaya po ang aking masasabi sa inyo, be happy. Find ways to be happy and you will live longer. Marami po kayong matitipid. Yung inyong mga maintenance sa high blood, hindi na kailangan. Alam mo, karamihan sa inyo, maraming mga damot na ininom. Maintenance sa high blood, maintenance sa cholesterol, maintenance sa lahat ng ano-anong hormones ang dapat mong bigyan ng maintenance. Kaya po kayo may na-maintenance dahil ano? Magulo ang isip, maraming sakit sa lindin, hindi masaya, hindi kontento sa buhay. Nag-revolusyon ang tinatawag na chemicals. Nagkaroon ng chemical imbalance. Bakit nagkaroon ng chemical imbalance? Hindi masaya.